magandang araw po muli na naman mga kadahon. Naririto na naman po ang inyong kadahon para maghatid ng mga panibagong mga healthy tips. Kaya't kung bago po kayo sa YouTube channel ng inyong kadahon, please subscribe nyo po ang ating channel at paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ng inyong kadahon. At paki-share na rin po and paki-like na rin po ang ating channel. Salamat po! Kayo po ba mga kadahon ay laging masakit ang ulo na kahit anong inom mo ng gamot ay hindi mawala-wala yung sakit ng ulo? At parang laging hindi mo maintindihan na parang yung talukap ng buhok mo ay malalagas na. Alam mo yun, yung anit parang masakit. Parang hindi maalis-alis sa gamot na anumang iniinom mo. Kayo rin po ba mga kadahon ay pinagpapawisan lagi ng malamig or mas gusto nyo mag-jacket maghapon dahil talagang nilalamig kayo at maaring masasakit din ng yung katawan nyo po? At iyan po yung mga kadahon ay maaring kayo po ay may binat o pasma, binat na nakukuha po sa yung mga bagong panganak po o kaya yung kagagaling lang sa sakit tapos trabaho kagad. At yung pasma naman po, yung mga mahilig magpalipas ng pagkain, alas 12 na ng tanghali pero kakain ka ng alas 3, kakain ka ng alas 5, yun yung parang napapasma ka na. Tapos yung kamay mo pagod na pagod, tapos naggagawa ka ng trabaho na nagbabasa ka, kung anong ginagawa mo para lalo kang alam mo yun, yung marami kang pinagkakabisihan, kaya nakakalimutan mong alagaan na yung sarili mo. Kaya maaaring mga kadahon ay meron po kayong pasma o nagkakaroon ng lamig sa ating katawan, kaya po naririto po ang inyong kadahon para magbigay po ng simpleng paraan kung paano po natin maibsan o matutulungan yung ating nararamdaman na yan. At ito rin po ay simpleng paraan na ways para yung dinadanas natin ngayon na COVID-19 ay magkaroon tayo ng tulong para magkaroon siya ng kagamutan sa ating mga nararamdaman. Kaya po naririto pang yung kadahon para turuan po kayo kung paano tayo mag suob o magtuob or mag-steam? Yun. Kaya po na, tara na po! Ayan po mga kadahon, yung ating gagamitin sa ating pagsusuob. Nagtataka po siguro kayo bakit ito yung ating mga gagamitin. Unang-una, itong bigas. Ayan. Yung bigas, susunugin po natin yan. At ito rin pong Sprite. Ayan. Kasi po, nung unang panahon po, yung ating mga matatanda, lalo na yung aking mga lola noon, yung aking tatay, pag naghihimasmas siya sa amin, ito yung ginagamit niya sa amin na mga sangkap para himasmahin kami. At nakikita ko naman na mabisa siya at maganda siyang resulta sa ating katawan. Natanong ko rin yung tatay ko, sabi ko, pa bakit Sprite hindi mga dahon-dahon yung nilalagay mo sa paghihimasma sa amin? Sabi ng tatay ko, kung saan ka daw madalas mapasma or ano yung madalas makakapasma, yun yung gagamitin mo na panghimasma. Kasi usually yung soft drinks, 'di ba? Pagka pagod ka, uhaw na uhaw ka, iinom ka kahit walang laman yung tiyan mo. So sabi ng tatay ko, mapapasma ka nun kasi uminom ka ng ganyan. So kung ano yung nakakapasma sa iyo, yun din yung gagamitin mong panghimasma, sabi ng tatay ko. Kaya parang kinalakihan ko na siya na ito yung madalas niyang ginagawa sa amin. Pag once natatrangkaso kami o hindi kami nawawalaan ng lagnat o anumang mga
mga sakit na parang kahit anong gamot inumin, hindi mawala-wala. Kaya sabi ng tatay ko, himasmahin nga kita. Kaya parang yun na yung kinalakihan namin na ginagawa namin. Imbis na bili ng gamot, try mo nang himasmahin. Then, pagka hindi umukay, saka na lang mag another opinion. Pero, praise God, dahil nagiging mabisa naman na panghimasma itong ginagamit sa amin ng tatay ko. Kaya, sinishare ko rin po sa inyo mga kadahon. Try nyo din pong gawin ito. Ayan na po mga kadahon, yung ating bigas. Tututungin natin siya hanggang masunog siya. Yung asin talagang malagkit na malagkit na. Pagka once na malagkit na malagkit na siya, saka natin siya gagamitin para panghimasma. Ayan, sunugin muna natin siya. May apoy. So, ayan po. Ayan po mga kadahon. Hilutin din natin yung kanyang noo. Kasi pagka lagi masakit yung ulo niya. Siyempre, yung kanyang ulo, yung mga anit, kailangan natin siyang i-relax. Ayan. Para yung mga ugat-ugat, siya, mag-sirkulasyon. Para pagka once na sinuob, talagang manunuot sa mga ugat-ugat niya yung bawat usok ng paghimasma. Ayan. Po mga kadahon, talagang sisiguraduhin natin na buong katawan niya mahilot natin. Ayan. Para once na paghinimasma siya talaga. Ayan. Talaga po siyang ang karamdam ng ginhawa, pagka once na nahimasma na talaga siya, nahilot. Kasi ito yung maganda, bago mo himasmahin ng isang tao, anuhin mo muna, hilutin para, ayan, kita niyo yung mga ugat, o, diba? O, para sigurado yung mga ugat, magluwag, tapos pasukin siya talaga ng usok, yung paghimasma mo sa kanya. At sigurado po, pagka once natapos mo nang gawin yun sa kanya, makakaramdam talaga siya ng ginhawa sa katawan. Ayan. Pati itong isang braso natin, isang braso. Ayan, talagang buong katawan, kailangan natin anuhin yan. Huwag lang yung suob lang, kailangan anuhin mo rin, paluwagin mo rin lahat ng mga ugat-ugat niya. Ayan, sama natin yung paha. Ayan. Ang lamig niya talaga. Ang ganda talaga palang himasmahin ka kasi ang lamig ng katawan ng mo. Parang may pasma talaga siya. Ayan po. Lamig talaga siya. Ayan. Pati paha. Ayan. Hanggang paa po, hanggang mga daliri. I-relax natin yan. Ayan po mga kadahon. Tutong na siya. Ayan. Ito yung dapat na talagang kailangan yung as in malagkit na malagkit siya bago natin siya lalagyan ng Sprite. Ayan. Kailangan as in malagkit na malagkit talaga siya. Ayan po. Oh. Kita nyo po, yan na yung bigas kanina. Ayan. Ayan, tutong na siya. So, yan. Ayan. Na natin siya. Dahon. Ilagay na natin yung ating. Ayan. Ayan. Ayan.
Ayan po, usok siya. So, ayan. Ayan siya. Sasaluin niyo po lahat yung usok. Para ano. Antayo ka na yun. Anuhin mo sa may ano mo. Sa may. Ayan. Sa may puwerta. Para maganda. Ayan po. Yung maganda po dyan sa pagsusuob. Ang suob po ay isa sa mga traditional medicine dito sa ating Pilipinas na ginagawa ng mga nakatatanda. Subok na po ito na pampagaling sa mga sakit tulad ng trangkaso, binat, sipon, ubo at iba pa pong mga karamdaman. Yun po yung kagandahan ng pagsusuob kasi minsan may mga gamot na hindi na rin bumibisa sa atin na ito na yung way na kailangan natin gawin. Yung ating paghihimasma at pagsusuob. Kaya, bagamat wala pong gamot sa COVID-19 o coronavirus, maaari rin po natin itong gawin para makaiwas sa mga virus. Pero hindi po ito gamot sa COVID, pero makakatulong po ito para labanan ang COVID or pangontra sa virus. Yun po yung kagandahan sa pagsusuob at paghihimasma. Po yung usok ay inalis na natin. Ay makikita nyo po pagkatapos ng bintusa ng ating pagsusuob, yung ating paghihimasma. Ayan, kita nyo po yung pawis. Grabe. Ayan, pawis na pawis siya. Ayan, ayan po yung kagandahan ng pagsusuob. Talagang lalabas yung pawis pag papawisan ka po talaga. Po mga kadahon, ito po yung kanina, yung Sprite, yung isinabaw natin doon sa tinutong na bigas. Ayan na siya. Tapos po, ang gagawin niya, ayan po. Iinumin niya po yan. Ayan, konti lang. Iinumin niya. Pero pwede niya rin ubusin kung kaya niya kasi medyo mapait siya. Pero manamis na min siya. Manamis na miss naman. Dahil meron siyang Sprite. Yung Sprite yung pinaka yung tamis nun, yun yung pinaka ano niya. Pinaka asukal. So, yun. Inom lang siya. Yun. Yun po yung maganda na sa paghinihimasma, yan din po yung gagamitin na iinumin niya. Kung ano yung sinabaw mo, yun din yung inumin mo. Yun po yung maganda sa mga, sa paghihimasma. Ayun po. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kadahon. God bless you po.